At yung sinasabi ko lang, sabihin mo na, lumoral ka dahil talpak yung operasyon. Yun ang i-report mo kay Harvey, kay district director mo to seek guidance until you do. You can answer. Answer back, please. Mr. Chair, hindi po ako nagsabi sa kanya ng lumoral ako, Mr. Chair. Ah, hindi mo sinabi. Pero sabihin mo sa kanya na itong nangyari, ang spot report is only 4.6 million pero may 27. Ano, kasi ang lalabas dito kung hindi nagsisinungaling si General Mariano, na ako naniwala ako, sunda ko lang mamaya yung kay Colonel Guevara. In short, ang nagsisinungaling si RD, original director. Ano yung nasa kay RD na magsinungaling dito na sabihin niya na alam ko na dati, ako tingin ko wala, di ba? Simple na yan. Aminin ni Ardina, alam ko na yan nung ganitong oras, bla bla, etc. etc. Pasok doon sa pagpunta ni Guevara. Wala. Diba? Pero, sabi ko nga, it's either RD or Al District Director ng Southern Police District. Pero okay to believe, kasi Colonel Guevara. Yes, Mr. Chair. Ano yung purpose mo talaga doon na dumaan ka after the operation nung Sunday ng alas, anong oras ka ba dumating doon? Sa quarter? That was Saturday, Mr. Chair. Right? Saturday. Yes. Anong oras? Right after the operation, Mr. Chair, mga 6 to 7 a.m., Mr. Chair. Mga 6, 7. Nag-usap kayo, anong oras yung dumating? Mga 8 to 9, Mr. Chair. Sorry? Around 8 to 9, Mr. Chair. Anong purpose mo doon pumunta? Para i-update po sa operation, Mr. Chair, and to tell everything what happened on the operation. You tell everything what happened. Yes. Pero lumoral ka the time. Sa pagod, Mr. Chair, yes. Sa pagod. Kung pagod, hindi naman yan dapat ikalurumoral. I cannot recall, Mr. Chair, on the term, Mr. Chair, no, because hindi ko talaga... Colonel Guevara, ganito na lang, diretso. Kasi, ngayon, na-site ka na in contempt for 15 days. Tama? Yes, Mr. Chair. Baka ipa-extend ko yan. I-move ko rin na extend. Instead of 15 days, gawin natin 30 days. Okay, so okay. Congressman Paduano, because you, we will not allow that for the moment. No, I'm doing it, Mr. Chairman. At yung sinasabi ko lang, sabihin mo na, lumoral ka dahil talpak yung operation. Yun ang i-report mo kay Harvey, kay district director mo, to seek guidance until you do. You can answer. Answer back, please. Mr. Chair, hindi po ako nagsabi sa kanya ng lumoral ako, Mr. Chair. Hindi mo sinabi, pero sabi mo sa kanya na itong nangyari, ang spot report is only 4.6 million pero may 27. Tama? Yes, Mr. Chair. Yun ang purpose mo, di ba? Yes, Mr. Chair. Oh, now, Mr. Chairman, General Mariano is denying na nireport daw yung specific amount ni Guevara nung oras na yon. Ano ang mawawala kay Guevara? None. Why? Lumabas nga eh. Hinilot lang nila eh. Pinalabas sa 27. Well, in fact, Mr. Chairman, and gusto ko lang i-confirm, Guevara, kasi the affidavit of Michael Lubiesio states na pagkatapos ng operation, magkasama kayo sa sasakyan, tama? No, Mr. Chair. Kasi, Ranger. Magkasama kayo, Ranger. Sasakyan. Opo, Mr. Chair. Sino yung mga nandun? Si Dester po, Demokrito, si Police Major Gayana, saka si Colonel Guevara po. Ano nakita mo doon na kinarga sa sasakyan? Apat na box po. Tatlong maliit, isang malaki, tapos mga eco bag po. Eco bag? Opo. May singit lang ako, Congressman na Paduano. So, nung nandun ko sa sasakyan, dahil ikaw yung, ikaw yung natulog sa sasakyan, diba? So, nung pumunta na sila na SPD, ano yung mga napag-usapan nila doon? Sino-sino ang mga nakaupo doon? tatanong pala na yun, Congressman Paduano yun. So, ikaw na. Please answer na, Congressman Paduano, please. Ito lang. Sa affidavit mo, you said na na-overheard mo na nag-usap sila na 31 million. Tama? Yes, Your Honor. And I do believe na 31 million nga. Bakit, Mr. Chairman? Kasi sa affidavit niya, after ng inquest proceeding, na wala yung Novesio, si
Ikaw lang yung nandun, di ba? Siya lang po yung... Ah, ikaw... Siya lang po yung sumama sa inquest. Ako ikaw, yung... ikaw yung nagtago. Okay. Agad. May 1 million na ibinigay sa kanila. Hinati nila. Pero hindi nagpakita si... Yung pahalan... Ranger po. Si Ranger. Nung nandun sa inquest, after the inquest, binigyan sila ng 1 million through Mike Novicio. Ang instruction is pag-atian nila. Pero... Congressman Paduano, I think we have to add on that, ano, kasi Colonel Guevara told in the investigating report that it was 2 million. Colonel Guevara, can you kindly tell us kung magkano nabigay sa kanila? So, I have no personal knowledge, Your Honor. You have no personal knowledge? Gusto mo i-ano ko yung video? Pwede kong ipalabas ngayon yung video, sinabi mo 2 million sa kanila. Sir, I cannot answer. Don't lie. Ayan, magsisinungaling ka na naman. Sandali. Ipalabas mo nga yung video. Mr. Chairman, pag napatunayan nagsisinungaling to si Colonel Guevara, gawin mong 30 days yung ano nito? Yung contempt nito? Colonel Guevara, wag mo na ako hayaang ilabas yung video. Yes, Mr. Chair. It was in the video, Mr. Chair. Ano, no? Hindi ko alam na binigyan yung Mr. But it was in the video, Mr. That I have sent that, Mr. Chair. Sinabi mo na may 2 million. Oh, correct. Kasi sinabi mo yun, napanood ko eh. Na mayroon kang na ibinigay yung 2 milyon eh. Sabi mo binigay kay Kihana yung 2 milyon. Si Kihana ang nagbigay sa kanila ng 2 milyon. Tama. No. 2 milyon ang sinabi ni Guevara na 2 milyon ang binigay sa asset at 2 milyon kinip ng DSOU. Yun ba yung statement mo? Di ba? Colonel Guevara, 2 million? Kasi kung 2 million, Mr. Chairman, in short, kinupit pa. Eh kasi 1 million lang natanggap ng dalawa eh. Pinagatian nila. Tapos, diretsong binigay yung 1 million from Major? Major Kihana po, Your Honor. Oo. Oh. Eh John, kung 2 million ang pinag-usapan nila Guevara at saka ni Kihana, eh yung binigay 1 million lang pinagatian. Oo, oh, may 1 million. Bukulan yung dalawa. Kawawa naman. Okay. So hindi ko mahanap eh but maybe later. So Congressman Akop, you have the floor, please. Para ma-clear yung tanong mo, Mr. Chair. Tinanong ni Colonel Mendez, bakit kulang sa report? Tama, Colonel Mendez? Yes, sir. Yes, kasi ang sinagot sa iyo 27M lang, di ba? Yes, sir. Yes. Tapos ang sagot ni Colonel Guevara, dinala diyan sa asset, sir. Yung dalawa, sir. Tapos yung dalawa, sir, kinip namin, sir. Still nandiyan sa ano namin. Yun ang sagot eh. Tama? Tama. Ito yung transcript nung gusto ipakita ni Chairman. So, nandito. Pwede na magtanong, Mr. Chair. Okay, so basically, 2 million ang binigay niyong asset. So, Major Kiana. So, yung 2 million na binigay sa kila Michael sa Rainier, bakit ang sinasabi nila is 1 million lang? Nasaan na yung 1 million? Your Honor, Mr. Chair, wala po akong binibigay sa kanila. So, sinungaling itong mga sinama mo sa judge para mag- yung judge makapag-issue ng search warrant. So, after na makasama mo sila ngayon, sasabihin mo, nagsisinungaling sila. Your Honor, sorry po, Your Honor. Nasa court na po kasi ito, Your Honor. Okay, sa court ko na lang po sasagutin lahat, Your Honor. Pasensya na po talaga. Okay, sige. I just find it ridiculous or maybe, shall we say, preposterous, the statement earlier made by this resource person, yung ex-police, what's his name? Si Antonino. Si Mr. Antonino. Kasi if you will study closely yung kanyang statement kanina, eh parang lumalabas. Ito siya parang super police eh. Diba? In his narration, he said, nandun siya sa pinsan niya, kausap niya, and then nakita niya na nagpapalit ng plaka si Mr. Michael Novicio dun sa sasakyan na Alphard. Tama ba yun na Mr. Antonino? Yes po, Mr. Chair. At sabi mo rin kanina na meron kang police instinct na nakita mo na nagpapalit at sinita mo. Tama? Yes po, Mr. Chair.
anong karapatan mong sitahin na nagpapalit siya ng plaka? Malay mo kung nililinis yung plaka o hindi kaya ay inaayos lang. Meron ka bang pulis ka ba? Yes po, Mr. Chair, yung time po ako naka-assign po ako sa DSOU po ng SP. Nung time na sinita mo siya, pulis ka? Yes po, Mr. Chair. Pulis ka pa noon? Yes po. Hindi ka pa dismissed? Hindi pa po. Okay, so nung nakita mong pinapalit na niya yung plaka, naisip mo kagad na merong something, ganun? Yes po, Mr. Chair. Okay, I also recall earlier that Mr. Antonino was a respondent to a criminal case kasi sabi niya illegal, serious illegal detention, di ba? Yes, at saka ano isa, robbery. So may I ask the Napolcom, has the case of Mr. Antonino been decided already by the Napolcom? Thank you, Your Honor. Based on our records, the case of Mr. Antonino is not been submitted to the Napolcom. It may be at the level of the PNP, Your Honor. So it's still with the PNP? Still at the PNP, Your Honor. Okay. So ngayon, anong status ng kaso mo sa PNP? Mr. Chair, dismissed na po ako noong January 5 po. So na-dismissed? Meron na po akong special order po. Then po, and what is that special order? Na naka-indicate po doon na-dismissed na po ako noong January 5. January 5 this year, 2020? Yes po, Your Honor. So he was already dismissed. And Napolcom has no records of that dismissal yet at the moment? Not at the moment, Your Honor. The PNP has a power to conduct a summary proceeding, Your Honor. The Chief PNP, the Regional Director, can conduct a dismissal and can so order the dismissal of Without passing through Napolcom? We give them the opportunity to discipline their own ranks, but if and when this discipline has not been conducted, only then that we will come in. There is also a situation whereby they could appeal to the regional appellate board or to the national appellate board. If that has not been done yet, Your Honor. If the penalty is dismissal from service, can the regional director and the district director implement the penalty to the subject PNP personnel? Yes, Your Honor. In case of dismissal, that should be executory at once, Your Honor. Okay. Thank you for that information, Attorney Bernardo. So, January 5, 2024, dismiss ka na. May order na dismiss ka. Yes po, Mr. Kirk. Anong pecha mo na sita sila, Michael? Nung bagong assign po ako sa DSOU, pagkakatanda ko po na month po ng August 2023 po. Okay. So, August 2023, January 5 na dismiss ka. Yes po, Mr. Chair. Nakita mo nagpapalit siya ng plaka. Anong pumasok sa isip mo nung nakita mo nagpapalit siya ng plaka? Meron po silang pumasok po sa unang isip ko bilang isang polis, bilang isang dating polis po, noong time na naka-assign po ko sa DSOU, para po sa akin meron po silang kakaibang ginagawa po dun sa harapan po ng kanilang sasakyan. Antindi naman ng police instinct. O, halimbawa, nakita mo ako sa kanto, nagpapalit ako ng plaka, ano ang isipin mo sa akin? Kagaya ba ng iniisip mo sa kanila? Depende po, Mr. Chair. Ano, sige. Para ikaw nagsabi depende, ano yung pagiging depende? Nung time po kasi na yun na, Mr. Chair, nakita ko po sila Michael at sa kanyang driver niya. Nakahinto lang po sila doon sa somewhere po doon sa may Asyana po. Nung akin po nataan. Opo. Hindi po si Reina po, isa kasama po ni Michael yung hindi ko po kilala yung driver po nung time na yun po eh. Ngayon po nung napadaan po ako, napauwi na po ako, nakita ko po sila doon sa malapit po doon sa may Solimer, sa may Asyana. Nakita ko po na meron lang po sila doon sa may harapan na may ginakabit po. Then akin pong sinita lang. Yung bang nasa gilid ng kalsada, highway o tagong lugar o saan nila pinapalitan yung plaka? Ano po, nasa kalye po mismo, Mr. Chair. Oh, hindi ba dapat mag-isip ka na bago mo sila akusahan na may ginagawang kalokohan, bakit nila gagawin sa harapan ng maraming tao o sa daanan na maraming dumadaan? Mr. Chair, maayos naman po yung approach ko kay Michael noong time po na yun. At sabi ko po na, kamusta po yung dyan, ano po ang mangyayari, ba't may ganyan po na nagpapalit po sila ng plaka. Maayos naman po yung approach ko po sa kanya. Oh, tapos, then nung tinanong ko po nung kapalapit na po ko kay Michael, ang sabi niya,
narinig ko po sa kanya na patay na, yari na. Okay. Michael, sinabi mo yon, patay na, yari na. Bakit mo naman nasabi yon? Yes po, Your Honor. Kilala mo ba si Mr. Antonino? Hindi po, Your Honor. Naka-uniforme ba siya na lumapit sa'yo? Civilian lang po, Your Honor. So bakit mo nasabing patay na, yari na? Kasi po yung plaka po namin na sasakyan, iba-iba po, Your Honor. Oh, so nakita niya na iba-iba yung plaka? Yun po yung hiningi po niya kasi sa amin, Your Honor, yung overseer po. Oh. Doon mo sinabi, patay na, yari na? Yes po, Your Honor, kasi iba po yung plaka po namin nung gabi na po yun, Your Honor, nung nasita niya po kami. Mr. Chairman, ako lang, I just find it preposterous to listen to the narration of this Mr. Antonino. Parang ang lakas ng pang-amoy niya na mayroong something illegal na nangyayari. Di ba? I don't know, Mr. Chairman, but anong role mo dito sa itong issue ito, sa usaping ito? Bali po, Mr. Chair, ako po yung nag-invite po sa kanila doon sa opisina po ng DSOU para makuha na po sila ng statement po. I-invite mo sila? Oo. Nakita mo nagpapalit ng plaka, hindi nag-match yung ORCR doon sa plaka? Yes po, Mr. Chair. Hindi ba dapat tumawag ka ng highway patrol? Noong time po na yun, Mr. Chair, wala po akong nakita nga kasi gabi po yun na Mr. Chair. Anong oras? Mga pagitan po ng mga alas 9 po. Alas 9 ng gabi? Opo, opo, Mr. Chair. Umiikot ka sa lugar? Hindi po, napadaan lang po ako, Mr. Chair. Ika nga, umu-orbit ka, ganon? Hindi po, Mr. Chair, hindi po. So hindi? Hindi ka umu-orbit? Hindi po, Mr. Chair. Napansin mo lang na naglalakad ka? Nakasakay ka sa auto? Nakasakay po ako sa sasakyan, Mr. Chair. Yun. That's the point, Mr. Chair, that the story seems to be a flimsy story and does not convince, I'm sure, convince the members of this committee na ako, I suspect that merong alam ito eh. Alam niya na from the beginning and he's probably tracking the vehicle driven by Michael or the other driver. Kasi biglang coincidence na nagkita kayo. Pinasala mo lang yung pinsan mo. Yes po, Mr. Chair. Opo. Ayun, Mr. Chair, siguro tingnan natin. He can also be a welcome addition to the House of Representatives Hotel if he wish to stay in this hotel, Mr. Chair. So, I just wanted to put on record that the narration of this gentleman is not believable, so to say. Yeah. I think Sergeant Antonino is under arrest. Naka-ano ka ngayon? Naka-detain ka, di ba? No, no po, Mr. Ah, hindi ka na naka-detain? Okay, hindi po. Ah, okay, sige. Alright.